mga dudes, so welcome dito sa Jeren's Vlog. So ako nga pala ay isang crane operator ng barko, so gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga natutunan ko at technique kung paano mag-operate ng crane dito sa barko, no, mga dudes. So itong video to is at tutorial about limbel crane. So kung paano mag-function yung mga throttle niya, at saka meron tayong operation mamaya. Ipapakita ko sa inyo mga basic lang, mga lods, ha. Ituturo ko sa inyo dito. So kasi meron naman tayong tisda, pwede naman kayo pumunta doon. At para ano, ito sa akin, dagdag knowledge lang ninyo to kung magpupunta kayo ng tisda. So mga lods, bago tayo mag-start, please subscribe my YouTube and like and share. And huwag niyong kakalimutan pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. So sa mga gusto matuto dyan, please panoorin niyo tong buong video para to sa inyo. So intro muna tayo. So yun na nga, mga lods. So may operation na mamaya. So mag-start na. So samahan niyo ako, mga lods, sa aking bagong unit, limbel crane. Kasi dati yung unit ko dati, PNH crane. So ngayon, may operation na mamaya. Ituturo ko sa inyo mga actual ng operation at saka mga technique nito, mga lods, no. So ito yung bagong limbel crane na aking unit, no, mga lods. Yan. Mahaba yung boom niya, na mga lods. 35 tonners 'yan, mga lods. 35 tonners 'yan. So mamaya may operation, mga lods, ipapakita ko sa inyo yung mga technique at mga diskarte ng mga pagbira ng mga ano. So tara, samahan niyo ako, mga lods. By step muna tayo, no, mga lods, no, kung paano mag-function itong mga throttle na to. So basic muna tayo. So itong throttle 1, mga lods, ang function nito, pag hinatak mo to, aakit yung hook. So yan yung mag-ano ng kargamento, no, mga lods, so para umakyat. So yan ang function niyan. So sa throttle 2, mga lods, para to sa ano, sa boom up natin at saka boom down. Pag hinatak to, mga lods, bo-boom up yung ating boom. So aakit yung ating boom, paakyat, paangat. So pag tinulak mo naman, mga lods, is bo-boom down yan. So bababa yung ating boom down, ating boom. So yan yung mga function niyan. So itong last sa throttle, mga lods, ito naman ang para sa ating right swing at saka left swing. So pag hinatak mo, mga lods, dito niyan sa left. Pag tinulak naman, dito naman sa right ang yang function. So yan ang mga function, mga lods, ng throttle. Tatlo lang yung gumagana dyan. So dito naman sa baba, yun, yung isa na yan, para yan sa ano, sa mechanism para gumana yung mga throttle natin, mga lods. So yung isa naman, ito yan, para yan sa brake ng ating kargamento, mga lods, para hindi bumagsak. So yan lang, mga lods, no. So example, so pag hinatak natin ang throttle 1, naakit yung kargamento, mga lods, or hook, mga lods. So dito naman tayo sa boom. So pag hinatak natin, boom up naman yan, mga lods. So pag tinulak naman natin, mga lods, boom down naman yung ating boom. So yan lang mga function yan, mga lods. Dito naman tayo sa ating swing. So pag hinatak naman natin yan, dito naman yan sa left swing. So pag tinulak naman natin, mga lods, dito naman sa right swing. So yan lang yung mga function yung tatlo na yan, mga lods. Yung isa kasi hindi na yung kumagana. So yan lang, mga lods. Dito naman tayo sa brake, mga lods. So kailangan maingat ka kasi dyan sa paa mo nakasalalay ang kagarmento, no, mga lods, no. At saka may mga labor baka matamaan. So kailangan maingat ka sa pag-brake, no, mga lods. So yan lang, mga lods. Sa mga gusto nga pala maging operator ng crane, so comment lang po kayo, at ang hiring po ang aming company po, mga lods, no. So comment lang po. Yan lang po, mga lods. So yung nag-operate pala ng crane, mga lods, sa aking partner yan, ang kapalitan ko sa pag-duty. Kasi size 12 ang duty ko, siya 12 size. So yan ang partner ko, magaling yan mag-operate, smooth, at saka magaling din sa mga troubleshoot, mga may sira yung crane, at yan, maraming matutunan sa kanya na pag-aayos ng crane. So kung magiging crane operator ka rin, dapat marunong ka rin mag-ayos ng unit mo. So dito naman tayo sa brake drum, mga lods, no, sa master niya.
kung paano gumana yung mga trutol doon. Siya yung nagtutulak dyan, papunta dyan ng hydraulic. So, ito yung nagpapagalaw ng, ano, ng ating mga mechanism, no, mga loads. Ayan, mechanism yan. Yung mga nagpapagalaw sa ating boom, pirada, at saka sa swing. Ayan. Yeah, mga master na yan, mga loads. So, next video ko, mga loads, ipapaliwanag ko yan isa-isa, by step, mga loads, kung ano, paano yan mag-function. So, pakita ko lang sa inyo, mga loads. So, yan yung drum niya. So, yan ang aming company, mga loads. Kung gusto mag-apply, yan, comment lang, mga loads, no? So, yan nga, mga loads. So, kailangan na maingat lang talaga pag nagtatrabaho ka ng barko. Kailangan doble ingat pag lalo ka ng crane operator ka ng barko. Kasi meron mga labor minsan na matitigas yung mga ulo, mga loads, at nagpapa, ano, pagpiram ng kargamento, nasa ilalim sila ng kargamento, di umaalis kahit anong pang busita mo. Kailangan lang talaga mataas yung pasensya mo dito, kasi minsan marami kang nakakaaway sa mga ibang port, lalo na pag mga labor na pandamay na, no, mga loads, no. Kailangan na maingat ka talaga sa at saka mga tips lang, mga loads, no, kung sakaling nag-aaway kayo ng mga jeep nyo o asawa nyo. So, isang tabi nyo muna pag aakyat kayo ng crane at pag-operation niya, isang tabi nyo muna para makapokus kayo sa inyong trabaho. Kasi minsan dahil minsan kasi nakakadisgrasya yun, lalo na pag hindi ka makapokus, hindi mo alam, naka-boom up ka pala, babaliktad yung boom natin, mga loads, no. Hindi mo alam, hindi ka pala naka-break, babagsak yung ating kargamento. So marami nang nangyayari mga ganyan, mga disgrasya, mga loads, no. Yung mga mga problema sa buhay, pag aakyat ka ng crane, iiwan mo muna sa isang tabi. So kailangan focus ka at focus ka sa mga gagawin na mga diskarte mo, kasi mahirap ang maging operator ng crane dahil maraming magiging kalaban niyan, yung mga labor kalaban mo. So yun lang, mga loads, mga tips ko sa inyo, mga loads, no, at pagiging isang crane operator ng barko. So sana meron kayong natutunan, mga diskarte, no, mga loads, no, kung paano mga technique at next time pag ano, comment lang kung ano pa yung mga gusto nyong i-share ko. Comment lang kung ano yung mga gustong malaman about sa crane, no, mga loads. At natin yung isa-isahin natin yan, sagutin. So, kailangan pag maging operator ka talaga ng barko, mga loads, kailangan na nakapokus ka talaga sa pagiging pag-operate mo. Kasi mahirap na kung malayo yung pag-iisip mo, di mo alam, hindi ka pala naka-brake, so maraming tao sa baba. So ang hirap talaga pag ganyan, kasi tingnan mo, pag makadisgrasya ka ng tao, naritso ka sa kulungan, wala nga na yan. Parehas lang din yan ng driver ng truck, pag nakadisgrasya, kulong agad. So ganyan din ang buhay ng crane operator sa barko, mga loads. Kailangan dubli ka lang talaga, ingat. So yun lang yung mga advice ko at mga tips ko sa mga loads ko dyan, mga crane operator ko na kapwa-pareha ko, mga operator. So kung gusto nyo mag-apply, comment lang, at hiring ang aming company po, mga loads. So yun lang, at sana meron po akong meron po kayong nakuhang aral sa aking tutorial about limb belt crane. So mas madali lang tong limb belt crane, mga loads, no, kaysa ano, kaysa pinets. Kasi yung pinets mahirap ma-operatein yun. Kung marunong ka na sa pinets, marunong ka na lahat sa ano, lahat ng crane, ng klaseng crane, lalo na sa limb belt. Kasi ang limb belt mas madali yung operatein kaysa pinets. So sa mga gustong matuto ng pinets, meron din akong ano, video na tutorial about pinets din. So idadrop ko lang po yung ano, yung link nun, at panoorin nyo about din yun sa pinets. At meron din akong tutorial doon kung paano gumana yung mga, paano mag-function din ang kanyang mga trutol. So at saka mga parts niya, kung ano, pati pag-operate meron din doon. So yun lang, mga loads, huwag po kayong magsawang manood ng aking mga video. Yun lang po, at suportahan nyo po ako, at maraming salamat. God bless. Tell me pretty lies.